Pinaiimbestigahan na rin sa kamera ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga high-profile inmates sa Bilibid dahil sa COVID-19, lalo na ang kaso ni JB Sebastian. Yan at iba pang detalya sa balita ni MJ Mondihar Live. MJ? Jay, nagpalabas na nga ng komento ang ilan sa mga kongresista na hinggil doon sa pagkamatay ng mga high-profile inmates sa Bilibid prison na ang dahilan ay COVID-19. Duda si ex-CAS Portalist Representative Nina Taduran sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga high-profile inmates sa New Bilibid prison dahil sa virus. Sa kanyang statement, sinabi ni Taduran na mistulang may sariling galaw ang virus at ang high-profile inmate pa na si JB Sebastian ang tinamaan nito. Tanong ni Taduran sa NBP, bakit hindi naabisuhan ang Department of Health sa pagkamatay ni Sebastian dahil sa laki ng mga kasong kinasangkutan nito? Duda rin na niya na mailabas ang buong medical report sa pagkamatay ni Sebastian, pati na rin ang kalagayan ng lahat ng mga high-profile inmates. Hinihingi rin ng kongresista sa DOH na magpalabas ng panuntunan kaugnay sa pag-autopsiya sa mga namatay na may kinalaban sa COVID. Nais din ito na isailalim sa autopsy yung mga namatay na bilanggo kasama na ang mga sinasabing namatay dahil sa virus. Samantala, giit naman ni Committee on National Defense and Security Vice Chair Rufy Biazon na hindi dapat itago sa Data Privacy Act ang pagkasawi ng mga high-profile inmates dahil sa COVID-19. Paliwanag ni Biazon, kung mayroon mang i-invoke ng data privacy ay dapat manggaling ito sa mismong subject o taong sangkot o kaya naman ay sa pamilya. Anya ang kaso ng mga namatay na drug lord habang nasa kulungan ay hindi dapat tinatago sa publiko. Karapatan na anya ng pamilya ng mga nasawi at mga mamamayan na malaman ang nangyari sa pagkamatay ng mga ito sa loob pa mismo ng government facility. Malinaw din anya sa Republic Act No. 10-173 na hindi kasama sa data privacy ang mga mahalagang impormasyon tulad ng pagpuproseso ng personal data para sa pagtupad ng kanilang mandato. Para naman sa law expert si Attorney Mark Tolentino, mali na itago sa publiko ang pagkamatay ng isang high-profile inmate, lalo ng kagaya ni JB Sebastian na isang public figure. Hindi naman lahat ng right to privacy the same. Yung isang tao na private individual, iba ang right to privacy niya sa isang public figure na individual. Like for example, ito si JB Sebastian, he is considered a public figure. So yung right to privacy niya or yung tinatawag na mga provisions ng Data Privacy Act, hindi applicable sa kanya yan because he is considered a public figure. Dahil dyan, mungkahin ni Taduran na magpatawag ng congressional inquiry sa issue ng pagkamatay ng mga inmates sa Bilibid. House resolution, kasi nga, para mismo na ang Kongreso yung magpatawad ng congressional inquiry in aid of legislation. Kasi syempre nakakabahala talaga ito and considering that this is of national interests dahil kailangan talaga ng full disclosure considering ng mga high profile cases ito. Jade, yung hiling na investigasyon ni Congresswoman Taduran ay para lamang sa transparency kasi maraming nagulat na bigla na lang nasawi itong si JB Sebastian na matatandaan kontrobersyal kasi isa dito sa tumistigo laban kay Senadora De Lima. Matatandaan si Sebastian ay nakulong dahil sa kasong kidnap for ransom at pangharnap noong 2009 at isa rin sa mga paunahing saksi sa bintahan ng ilegal na droga sa loob ng Bilibid. Jade, hindi lamang sa kamera umusbong yung panawag ang imbestigahan. Magiging ilang mga senador ay may kagustuhan rin na imbisigahan yung pagkamatay ng mga drug lord sa Bilibid dahil sa COVID-19. Jade? Maraming salamat, MJ Mondihar.